Siguro, ang kasalukuyang nagtuturo ng matematika sa elementarya. Noong araw na yon, ay tinuturuan niya ang kanyang mga estudyante kung paano magbilang. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtuturo, nakita niya ang isang estudyante na nakatanaw sa labas. Kaya naman, tinawag niya ito at pinapunta sa harapan ang estudyante at tinanong, "Kung bibigyan kita ng 2 mangga at dadagdagan ko pa ng 2 pang mangga, ilang mangga na ang meron ka?" Tanong ng guro. "5 po," agad namang sagot ng bata. Nabigla ang guro sa kanyang sinagot. Kaya naman, inulit niya ang kanyang tanong sa bata. "O sige, uulitin ko ang tanong ko ha. Kaya naman makinig kang mabuti. Kung bibigyan kita ng 2 mangga at dadagdagan ko pa ng 2 pang mangga, ilang mangga na ang meron ka?" Tanong muli ng guro. "5 po," muling sagot ng bata. Sa pagkakataong ito ay pinagtawanan na siya ng buong kaklase. At bahagya ding natawa ang guro dahil nadala siya sa tawanan ng kanyang mga estudyante. Ngunit ang batang lalaki ay seryosong nakatayo pa din sa harapan at nagtataka sa reaksyon ng lahat. Maya-maya pa ay natahimik na ang buong klase. Biglang naalala ng guro na paborito ng bata ang mansanas. Kaya naman, ito ang ginamit niyang halimbawa. "Uulitin ni teacher ang tanong ha. Kung bibigyan kita ng 2 mansanas at dadagdagan ko pa ng 2 pang mansanas, ilang mansanas na ang meron ka?" Muling tanong ng guro. "4 po teacher," muling sagot ng bata. "Sa wakas, tumama na din ang iyong sagot," paghangang sabi ng guro sa bata. Napalagay ang guro sa kanyang isinagot dahil marunong naman pala itong magbilang. Kaya naman, muli siyang bumalik sa unang itanong sa bata. "Sige, ito na ang huling tanong ko ha. Kung bibigyan kita ng 2 mangga at dadagdagan ko pa ng 2 pang mangga, ilang mangga na ang meron ka?" Tanong muli ng guro. "5 po teacher," sagot namang muli ng bata. Nagtawa nang muli ang kanyang kaklase at may ilang nagsasabi na mahina ang kanyang utak at hindi marunong magbilang. Nainis na din ang kanyang guro, ngunit nanatiling tahimik at kalmado ang bata. "Hindi mo ba makuha ang aralin? Paano ka magkakaroon ng 5 mangga
kung apat lang naman ang ibinibigay ko sa'yo. Galit na sabi ng guro sa bata. Nalungkot ang bata sa mga sinabi ng guro at sumagot. Sorry po teacher, pero may isa pa po kasi akong mangga sa aking bag, kaya lima po ang aking palaging sagot. Paliwanag ng bata sa guro. Sa buhay, palaging may dalawang istorya ang bawat sitwasyon. Huwag tayong manghusga base lamang sa ating naririnig o nakikita. Huwag tayong manghusga nang hindi natin nalalaman ang pananaw ng iba. Tandaan natin na ang anumang alam natin ay hindi lisensya upang manghamak o manghusga ng iba. Maraming salamat po sa pakikinig.